narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. One Nutrition, at One Nation. At na ng Nobyembre, mga kanutrisyon. Pero hindi magpapahuli ang paborito niyong programa tuwing Miyerkules ng hapon, ang One Nutrition, One Nation. Isang oras naman po na magkakasama tayo na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutrisyon at hatid sa inyo yan ng National Nutrition Council. Ako po si Joe Virabal, ang inyong host ngayong hapon mula sa National Nutrition Council. Mandato po ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI ng Department of Science and Technology na alamin ang kalagayang pangnutrisyon ng mga Pilipino. At ang resulta po ng surveys ng FNRI ay nagsisilbing basehan ng mga polisiya at programa sa nutrisyon ng bansa. Ang pinakahuling National Nutrition Survey ay isinagawa po noong nakaraang Hunyo 2021 at hanggang Hunyo sa kasalukuyang taon. Good news po ba o bad news ang nutrition situation ng bawat Juan at Juana? At upang ibahagi po sa atin ang resulta ng kanilang 2021 Expanded National Nutrition Survey, makakasama natin ngayong hapon si Ms. Maria Lilibeth Dasco, ang Supervising Science Research Specialist ng FNRI. At syempre, hindi po mawawala ang mainit na balita at ang budget-friendly na recipe sa nahatid po sa atin ni One Nutrition Reporter at Recipe Princess Christine Blanco. At napapanahon at kapakinabang na impormasyon ang hatid namin ngayong episode. Kaya wag lang po kayong aalis dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation pagkatapos ng ilang masustansyang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. At muling nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation para po sa ulat pang nutrisyon. Narito si One Nutrition reporter Christine Blanco. Ano ang mainit mong balita na hatid sa amin ngayong hapon, Ms. Christine? Magandang hapon, Ms. Jovi. Ginanap ang 5th meeting ng National Nutrition Council Technical Committee meeting noong November 22 sa Taguig City. Ito rin ang unang face-to-face meeting simula nang nagdeklara ng pandemya. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng Technical Committee kabilang na ang Department of Health, Department of Agriculture, DILG, TSWD, PIDANI, NEDA at iba pa. Sa pangunguna ni National Nutrition Council Executive Director Dr. Azucena Dayanghirang at TOST FNRI Director at Technical Committee Chair Dr. Imelda Agdepa, isinagawa ang pagpupulong upang talakayin ang iba't ibang programa ng National Nutrition Council. Kabilang sa naging agenda ang deliberasyon ng mga LGU contender ng Nutrition Honor Award at Consistent Regional Outstanding Winner in Nutrition o Crown Maintenance Award. Ito ang pinakapipitagang award pagdating sa larangan ng nutrisyon para sa lokal na pamahalaan. May 6 na LGUs ang gagawaran ng Crown Maintenance Award at Nutrition Honor Award. Ang LGUs na ito ay nagpamalas ng angking galing sa pagpaplano, pag-i-implement at investment sa nutrisyon na naging dahilan para patuloy na bumaba ang kaso ng malnutrisyon sa kani-kanilang lugar. Ang kanilang mga tropeyo at cash award ay igagawad sa National Nutrition Awarding Ceremony sa susunod na taon. Bukod dito, napag-usapan din ng TechCom ang focus ng Nutrition Month para sa 2023. Napagpilian ang obesity,
affordable healthy diets, at nutrition for older persons. Napili ng TechCom ang affordable healthy diets dahil na rin sa ito ang kinaharap na issue ng maraming Pilipino. Mula dito, magkakaroon ng ad referendum ang TechCom para pumili ng Nutrition Month Team sa Disyembre. Ang Nutrition Month Team ay inaasahang ia-announce ng NNC sa Enero 2023. At yan, Ms. Jovi, ang aking hatid na balita ngayong hapon. Salamat, One Nutrition Reporter Christine, sa hatid mong balita. So, mga ka-nutrition, dyan lamang po kayo dahil ang susunod na po ang technical segment matapos ng ilang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. One Nutrition, One Nation. Okay na po. Okay, sige. Ayan, start na tayo. At kasama nyo pa rin kami dito sa One Nutrition, One Nation. Hindi po naging madali sa mga Pilipino ang panahon ng pandemya, lalo na noong nakaraang lockdown. At syempre, marami rin po sa ating mga kapwa ang nawalan po ng trabaho. Naapektuhan din po yung pinagkukunan ng kabuhayan ng marami. At syempre, kasama na dyan ang kalusugan at nutrisyon. So upang maibahagi po sa atin ang tungkol po sa isinagawang expanded National Nutrition Survey noong 2021, makakasama po natin ngayong hapon si Ms. Maria Lilibeth Dasco, Supervising Science Research Specialist mula po sa Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute or FNRI. Magandang hapon po, Ms. Beth, at welcome sa One Nutrition, One Nation. Ako po si Jovi. Good afternoon po. Magandang hapon po sa ating lahat, yung ating mga radio listeners at yung mga nakakapanood through Facebook. And good afternoon, Ma'am Jovi. Yes, good afternoon. So, congratulations sa FNRI at sa paglabas no ng pinaka-latest na National Nutrition Survey. Pero marami sa ating mga kababayan, tagapakinig, na hindi alam ito. So, Ms. Beth, pwede bang paki-explain sa ating mga kanutrisyon kung bakit ba mahalaga na meron tayong National Nutrition Surveys? Ang National Nutrition Survey na naging expanded na noong 2021, simula nga noong 2018 naging expanded na ito. So ito ay napakahalaga kasi ito ay nagbibigay ng impormasyon o data na evidence-based sa tungkol sa nutrition and health situation ng ating bansa upang maging basehan ng ating mga policy makers, ng ating mga development planners, yung program implementers, in making critical decision sa pag-formulate ng or i-enhance ang ating mga existing policies on health and nutrition or strengthen ang mga nutrition and health programs na nag-i-exist na working din. So parang i-evaluate din natin. So one way na malaman din nila kung ito nga ba ay merong mga gumagana siya ng maayos doon sa pagbaba natin sa ating mga doon sa grassroots level. And then pag-implement din ng mga health and nutrition programs na mag-a-address ng mga malnutrition problem. So yun po ang ano lang kahalagahan ng isang National Nutrition Survey. Oh, yan, thank you, Ms. Beth, no, sa pag-explain.
Kasi actually ang Pilipinas isa sa mga bansang may magandang National Nutrition Survey no na regular talagang kinukunan at yan ang mandato naman ng FNRI. So Ms. Dasko, ano ba yung mga components ng National Nutrition Survey, particularly itong pinakahuli, itong 2021 na expanded National Nutrition Survey? Ang ating ENNS tinatawag or yung Expanded National Nutrition Survey ay isang komprehensibong nutrition and health survey na binubuo ng 10 components. Dahil dito isinasalarawan or parang lahat ng anggulo or complete picture ng nutrition sa Pilipinas. So una, ito ay ang anthropometric component na kung saan sinusukat ang taas, pagtitimbang, pagsukat ng bewang at balakang, at ng braso ng mga bata. So para naman sa mid-upper arm circumference. Ito ginagawa para ma-assess natin ang nutritional status ng buong sambahayan kung siya ba ay underweight, meron bang nag-i-exist ang stunting, ang wasting, ang overweight, or obesity. Yung pangalawang component po ang tinatawag nating biochemical component na kung saan ang aming mga licensed medical technologists ay kumukuha ng blood sample through finger prick pag sa mga bata or venipuncture naman pag sa mga nakakatanda. At nagkukolekta din sila ng ihi or urine sample para ma-determine ang micronutrient deficiencies. So ang pangatlo namang component, ang clinical and health component, ito ay ang pagkuha ng blood pressure upang malaman kung ano ang kung ang isang miyembro ng sambahayan ay may elevated blood pressure ba, pagkuha ng blood sample upang malaman din kung sila ba ay may diabetes o dyslipidemia. And then may dagdag na katanungan tungkol sa behavioral risk factors or ang miyembro ba ng pamilya ay mapanganib sa mga non-communicable health diseases tulad ng pagsisigarilyo. Ito yung mga practices, no? Pag-iinom, ng nakakalasing na inumin. So yung pang-apat na component, ito yung dietary, kung saan kinukuha namin ang kinakain ng lahat ng miyembro sa loob ng past 24 hours na dalawang araw na di magkasunod at ang pagtitimbang ng lahat ng pagkain ng isang buong araw bago iluto o kainin. Pero itong one-day food weighing, isinantabi muna namin noong 2021 dahil panganib, mapanganib ang COVID-19 kaya hindi namin muna ito isinasagawa. So ang impormasyon lang na nakuha natin ay doon sa past 24 hours na recall ito. Ito ang impormasyon na ibibigay nito yung quality and quantity ng macro and micronutrient intake in comparison sa ating recommended energy and nutrient intake. At masusukat natin dito ang sambahayan ba ay nakakamit ng 100% ng RENI na tinatawag natin yung recommended energy and nutrient intake or hindi, no, naka-attain ng not meeting and meeting the RENI. Ang panglima, ang socio-economic component, dito kinukuha namin yung wealth status. So proxy indicator ito ng income. So nagtatanong kami tungkol sa pag-aari ng kasangkapan sa bahay, yung mga available na materials na yari ang kanilang bahay. So yun yung mga proxy indicators ng income. Kasi mahirap magkolekta ng ating income, no? And then yung pang-anim, ang food security component kung saan kinukuha ang seguridad at kakayahan sa pagkain base sa food insecurity experience scale na survey questionnaires, yung FIES na tinatawag. At ang mga coping mechanisms na ginagawa nila upang malabanan ang gutom. So yung pang-pito naman, ito yung government program participation component. Ito ay hindi naman mandato ito ng FNRI pero ito ay support sa mga variables na aming pinag-aaralan kung ano yung mga kaugalian sa mga iba't ibang services ng gobyerno, kung sila ba ay nag-avail or nag-join sa mga services na ito. So kino-cross-tab namin ito sa iba't ibang variables na nabanggit ko kanina, no? And then yung pangwalo, yung infant and young child feeding practices kung saan may mga katanungan tungkol sa iba't ibang paraan ng pagpapakain ng mga batang may edad.
0 to 23 months. So tinatanong namin yung mga ina ng mga bata. Ang pang-shampoo, ang maternal nutrition and health practices component, ito yung women of reproductive age na 15 to 49 years, yung buntis at nagpapasusong ina. So may mga katanungan upo sa kanilang kaugalian sa nutrition, yung caregiving and health-seeking behaviors ng ating ina. At yung mga babaeng edad na 15 to 49. Yung pang-sampu, ito po yung ating yung sa health component nga, no? So may mga questionnaire kami tungkol sa other mga risk factors, yung in support doon kung sila ay may mga iniinom na mga medicines. Ito ay pang-validate din doon sa mga nakuha naming mga questionnaire doon sa clinical component. So clinical and health. So yun po yung mga components. Yung food environment kasi namin sa next year namin yan isasama. Yung food environment survey or yung component, dito naman inaalam yung mga CAP or knowledge and practices sa environment yan ng isang sambahayan. So yan po yung napaka-comprehensive na survey ng FNR. Oo nga, comprehensive nga, no? Ang daming components, no? Kaya naman talagang binubusisi para lang malaman natin ang estado ng nutrisyon. So umpisahan natin, no? I understand kasi by age group, no? Yung kinuha ninyong mga data, especially dun sa nauna nyo nabanggit, sa anthropometric na indicators. Kumusta na yung nutrition ng mga batang preschoolers, mga below 5 years old, Miss Beth? Yung ating mga preschool age children na under 5 years old, ang problema po napakalaki sa stunting o ito yung mga bansot na bata. Ito ay chronic na problema na ito ay dahil sa pabalik-balik na sakit, yung exposure sa iba't ibang sakit. And then ito ay meron ding hindi sapat ang kinakain sa matagal na panahon. So yung problema niya chronic. So ito ay high public health significance na nag-aapekto sa isa sa bawat apat na mga bata or 26.7%. So ang underweight naman or ang mga magaan na mga bata, ito ay isang medium public health problem na nakaapekto sa isa sa bawat 10 na mga bata or 12.3%. Ang wasting naman natin or ang mga mapayat, ito kadalasan nangyayari kung merong mga sakuna, may mga bagyo or may mga pansamantalang gera or ito ay short term din na food insecurity. So, ibig sabihin, current na nangyayari. So, meron tayong mga bata na 5.5% na mga payat and ito ay medium ang severity niya kung ikumpara natin ito sa World Health Organization na standards, no? Sa in evaluating yung population. So, sa overweight naman, ito ay low public health problem at 3.9%. Ito ay wag nating isa walang bahala kasi itong mga batang matataba na ito, dala-dala nila ito pagtanda nila. So nagkakaroon na naman ng next na problem. May mga metabolic problems later on. So yan po sa ating batang under 5 children. Naku, yan pa naman yung napaka-critical na edad, ano? Although at least parang kumunti na yung dami ng mga batang bansot, no? Dati isa sa bawat 3. At least ngayon, isa sa bawat 4 na. Although mataas pa rin, no? Kumpara sa WHO standards. Habang ba tumatanda yung mga bata, bumubuti ba yung sa ating mga school age children naman, Miss Beth? Ang sa school age children naman natin, meron tayong problema sa underweight or isa sa bawat 5
na school-age children ay mga payat or magaan, or ito ay katumbas ng 20.8%. Sa underweight naman, mas mataas ang sa mga lalaki kaysa sa mga babae kasi 22.3%. And then ang lalo na doon sa mga rural areas na mga batang school age kasi may 22.1% na ang prevalence doon sa rural areas at saka yung mga poor and poorest households. So may tatlo or sa poorest, tatlo sa bawat sampu. And doon sa poor households naman ay more or less mga apat sa bawat sampu na mga bata ang naaapektuhan ng pagiging underweight or magaan ng mga bata. Sa ano naman sa ating stunting na sinabi ko kanina na chronic na problema, isa sa bawat lima or 19.7% na mga batang nag-aaral or school-age children ay mga bansot. Ang stunting ay mataas or makikita natin sa rural areas at sa mga mahihirap, poor to poorest na wealth quintiles. Ang ano naman ang ating wasting, ito ay isa sa bawat 15 or one in every 15 na school age children ay mga payat or wasted. Ang wasting ay matataas sa mga lalaki na mga school age, 7.8% kaysa sa mga babae na 6% lang. Tapos ito ay makikita naman sa mga urban residents and mga middle class na mga households kesa sa counterpart nila, yung poor and yung mga wealthier households. Ang overweight and obesity naman, isa sa bawat 10 or 14% na mga batang nag-aaral, ito ay overweight. And ito ay marami sa urban areas at makikita rin natin doon sa mga rich to richest households. So yun po yung problema ng mga school age children. So yan po. Mukhang ano tumataas no yung overweight no. Kasi pag preschool pa lang, wala pang 5%. Pero pagdating sa school age, yung mas libre na sila, sila na mismo yung bumibili ng pagkain nila, no? Tumataas, no? At least bumaba sa edad na yan yung stunting. So Miss Beth, habang tumatanda yung bata, papunta na tayo dun sa adolescent. Kumusta rin naman sila? Yung mga adolescents naman po natin, meron tayong isa sa bawat lima din tulad ng mga school-age children or 22.3% na mga adolescents ay bansot or stunted. So ang stunting mataas doon sa mga poor to poorest wealth quintiles, yung ating mga adolescents na nakikita sa poor to poorest households. Ang ating mga batang payat din or wasted or ito yung current na problema, isa sa bawat 10 na adolescents ay wasted or payat. So 10.9% yung equivalent po noon. Ang wasting naman matataas sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Kasi ang mga lalaki merong prevalence na 12.8%, ang babae naman ay 9%. So mapanganib ang ating mga lalaking adolescents. Sa overweight naman and obesity, ito naman ay isa sa bawat 10 o 13% na adolescents ay overweight and obese. So, makikita yung differences ng mga prevalences doon sa type and place or place of residence. So, whether urban or rural, and across sa lahat ng wealth quintiles, makikita natin yung pagkakaiba. So sabi natin yung nung nag-umpisa ang overweight problem mababa pa sa mga bata. Pagdating sa school children medyo umaangat na. Pagdating sa school age, ito nakita natin na mataas ang sa adolescents. Kaya nga ito yung sabi nga natin, wag isa walang bahala kasi ito ay magiging problem sa magiging metabolic problem later on.
Oo, kasi adolescents, parang may ano na rin sila, mas independent, no? So, Opo. mas barkada na yung kanilang binabakinggan, hindi na masyado dun sa mga magulang. At saka mas nasa labas sila most of the time. So, yung pagkain nila, sa labas na rin halos. Kaya siguro, ano rin, tumataas. Okay, so pataas ng pataas ang overweight at obesity, although medyo bumababa naman yung ating stunting. Okay, so pagkatapos ng adolescent, syempre dito naman na tayo sa mga adults at saka sila naman yung pinakamarami ang population. So bumuti po ba o lumula ang nutrition ng mga adult? Sa ating mga adults naman, ang chronic energy deficient na mga adults ay low public health significance kasi ito ay mababa lang more than ay less than 10%. So ang sa overweight and obese naman, ito ang nakikita talagang problema sa edad na ito, sa grupo na ito. So 4 sa bawat 10 ay overweight or obese or masabi nating mabigat talaga sila sa kanilang timbang. And mas marami ang nakikita sa mga females at saka ito kadalasan sa urban areas ang mga babaeng ito. And then yung atin naman na 'di ba nagsukat kami ng Bewang at Balakang, although ang Balakang pala hindi namin isinasantabi muna namin kasi yung sabi nga natin yung restrictions dahil sa COVID-19. So ang Balakang na lang, ang Bewang na lang sinukat namin. So itong highway circumference, ito yung abdominal obesity, yung indicator nito, and prevalent siya sa mga babae at saka sa urban areas din. So yan po ang problema more on overweight kapag mga adults. At mga babae yung mas ano mas overweight kumpara dun sa mga nauna na actually babae din mas payat ang mga lalaki pala no kahit Opo. nung bata. Bakit kaya mas matatakaw ba yung mga Mga babae. We're o kaya leaning towards. taga-ubos ng sobra. Oo yan, kasi kadalasan po may anak ka, yung mga tira, sayang. So, inuubos ng mga nanay. Oh, pero actually, napaka-seryosong problema itong overweight at obesity, no? So, nakakabahala na lalong dumarami yung nakakaranas na dito. At saka itong highway circumference, no? Risk yan sa pagkakaroon din ng mga sakit sa puso, di ba, Miss Dasko? Opo, yung ano, yung tinatawag nating ano, dyslipidemia, hypertension, yan yung mga kabit-kabit ng mga sakit. Yan oo. Ang ma-account mo po doon sa kung ikaw ay overweight at obese. Oo. At syempre, ayaw nating kalimutan, yung importante din, yung mga senior citizens o yung older persons, importante din na tama ang kanilang nutrisyon. Pero ano nga ba, bumuti ba o lumala? Ang sa mga ating elderly or mga senior citizens, makita natin na ang chronic energy deficiency, medium public health problem sa ganitong age group. And 3 sa bawat 10 na elderly ay overweight or obese. And common na naman ito sa mga females and doon pa rin sa mga urban areas nakikita itong mga overweight and obese na ito. And then ang highway circumference din significantly matataas doon sa mga elderly na mga babae or senior citizens natin na mga babae kaysa sa mga lalaki. So yan po ang sa elderly natin or senior citizens. Oo. So lahat talaga no apektado ng
one form of malnutrition, no? Okay, so unang parte muna yan ng ating technical segment at marami pa tayong gustong malaman sa estado ng nutrition ni Juan at Juana. Pero break muna tayo, Miss Beth, para sa ilang masustansyang paalala. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4, kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tukwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... Alam ko na, sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Yan, so unang parte pa lang po yan ng ating technical segment. Pero I'm sure marami po agad tayong natutunan mula po kay Dr. Pero break po muna tayo mga dear listeners. At nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Kasama pa rin natin si Ms. Lydie Beth Dasco, ang Supervising Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute. At pinag-uusapan pa rin natin ang 2021 Expanded National Nutrition Survey at resulta nito. At kinukumusta natin ano ang kalagayang pangnutrisyon ni Juan at Juana. Okay, Miss Beth, kasama rin sa survey yung nabanggit mo kanina, yung nutrition ng mga buntis, nagpapasusong ina, at saka yung tinatawag na women of reproductive age. Ano naman yung mga nutritional problems na kinakaharap nila? Dito sa grupo naman ito, or yung physiological group ng 15 to 49 years old, or ito yung mga babaeng may balak na magbuntis, mag-asawa, magbuntis later on. So, dito sa grupo na ito, isa sa bawat 10 na non-pregnant, non-lactating na women ay mga chronic energy deficient. Although itong problema ay low public health problem or low public health significance. Doon naman sa overweight and obese, 4 sa bawat 10 or 35.9% na non-pregnant, non-lactating women ay mga mataba or grossly overweight or obese. So, sabi nga natin, nakikita sa urban dwellers and ito ay mataas sa mga rich to richest wealth quintiles. So yan po yung sa mga women of non-lactating and non-pregnant na 15 to 49. Sa atin namang mga buntis, 2 sa bawat 10 ay nutritionally at risk to deliver low birth weight babies. Yun yung indicator kasi niyan, no? And then sa lactating mothers naman natin or nagpapasuso ng mga ina, 1 sa bawat 10 ay chronic energy deficient and low public health problem po ito. Pero sa overweight and obese, 3 sa bawat 10 or 30.6 ay mga overweight and obese na mga nagpapasusong ina. So yan po ang nutrition situation ng ating mga WRA. Nako, ang taas din pala din ng overweight and obesity. Kasi kapag nabuntis sila at overweight at obese sila, may chance din na magsilang sila, either sobrang bigat ng baby na nagbibigay din ng risk or pwede rin low birth weight, no? Okay. Yung kanilang maipapanganak. So, and you said most of the mga overweight ay mga belong sa mga mayayamang may kayang pamilya, no? Opo. Kahit may pera, may problema pa rin pala, no? Lahat ng forms of malnutrition talagang present sa lahat ng age groups, no? So, oo. May specific lang kapag mahirap yung mga undernutrition, kapag mayaman naman yung overnutrition naman ng mga problema. Oo, kaya nakakalungkot. Pero tingnan naman natin yung ano, nabanggit nyo kanina, yung 0 to 2 years old. Kumusta naman yung kanilang
pagkain, yung kanilang nutrition? Sa ating under 2 or below 2 years old na mga bata, yung exclusive breastfeeding sa infants, ito yung sa exclusive breastfeeding, 6 months and continued breastfeeding at 2 years, ay nasa 41.8%. And yung naka-exclusive breastfeeding ay 60.1%. So medyo tumaas ng konti. And then yung 13.8% na mga young children natin na 6 to 23 months, merong naka-receive ng minimum variety of foods. Ito yung sinasabing minimum, at least 5 food groups. So low ang dietary diversity nila, no? So hindi diverse ang diet. And then 13.3% na mga 6 to 23 months na mga bata ay nakakatanggap din ng minimum diet. And then masasabi natin na poor ang feeding practices. Ito ay napaka-challenging sa ganitong group, no? So so yun yung ano natin, yung mga indicators natin, yung MDD, minimum dietary diversity, yung minimum acceptable diet na sinasabi natin. So mga nasa 13 lang, so 1 out of 10 ang mga nagpa-practice ng ganun sa ating mga batang under 2 years old. Ito yung pinaka nalulungkot akong datos, no? Ibig sabihin nito, yung mga babies natin, isa sa 10 ang nakakakain lang ng tama. The rest ng mahigit 86% kulang sa dami ng adalas, sa dami, tsaka sa uri, no? Kaya hindi nila talaga nakukuha yung masustansyang pagkain. Oo, at nakakalungkot kasi bilang mga magulang, syempre gusto mo lagi na kung ano yung makakabuti, no, sa inyong baby. And Miss Lilibet, itong datos ninyo, kay mayaman, kay mahirap, hindi maganda, no, yung mga feeding practices. Ito ay diverse na ito, no, yung ating across wealth quintiles po ang data natin. Pero overall mababa pa rin, no? So talagang nakakalungkot to kasi ibig sabihin ng mga magulang tagapag-alaga, maaaring hindi sapat yung kanilang kaalaman sa tamang pagpapakain ng kanilang mga babies, no? So, yan ang nag-uumpisa yung nabanggit ninyong problema kanina na na-stunting din, no? At saka underweight. Okay, so dito ang dito makokorelate mo doon sa kanyang timbang. So yan po yung nagre-reflect ng kanyang weight and height. Kaya hindi siya hindi sapat ang paglaki kasi hindi rin sapat ang kinakain. Oo. So talagang mahalaga na bigyan tuon talaga yung edad na yan para sa umpisa pa lang makorek na natin kasi magiging panghabang buhay na yan. At ang nagiging epekto niya, dito na yung susunod kong tanong, yung tungkol naman sa mga sakit, no, yung non-communicable diseases na kinunan nyo rin. Ano ang datos naman ninyo dun sa mga sakit tulad ng hypertension, diabetes? Dumarami ba mga Pinoy na may sakit nito? Pagtitingnan natin ang biological risk factors, ito yung pagkuha ng kanilang BP or blood pressure. So 14.4% doon sa mga adults na 20 to 59 years old ay may mataas na blood pressure. And ito ay significantly mataas sa mga lalaki. And yung sa behavioral risk factors naman, ito yung naninigarilyo, no? Yung mga current smokers natin, 19% ang naninigarilyo at ito ay mataas sa mga lalaki. Ang mga
umiinom ng alcohol or current alcohol drinkers in the past 30 days ay 24.4%. So mataas pa rin ito sa mga lalaki. And then ang iba naman yung tumador na sinasabi nila, no? So engage sila sa binge drinking, ito ay 5 or more standard ng drinks ng isang specific na mga alcoholic drinks, no, sa mga lalaki, or 4 or more sa mga babae naman. So halos kalahati, so more than kalahati, no, 54.7%. And lalaki pa rin ang mataas ang ating mga statistics. Pero doon sa insufficiently physically active na mga adults, 40.5%, and significant po ito sa ating mga babae. So yan po yung behavioral risk factors na tinatawag natin na nagko-contribute sa later on sa ating NCDs for non-communicable diseases. So dumami ba yung mga nagsisigarilyo? Kasi meron na tayong mga batas na nagbabawal, na may mga designated areas lang ang paninigarilyo. Bumaba ba ang mga naninigarilyo o dumami pala? No? Ito kung basihan natin yung mga previous na data natin, bumaba naman ang current smokers. Kasi nga may batas tayo in place. Kaya ito, na-control natin kahit papano itong sa paglaki ng statistics natin. So, yun ang ano lang, yung mga naninigarilyo na hindi pa rin talaga nila maiwasan. At kasi ito, nagiging habit, nagiging ano na, no? Ang hirap din kasi basta na lang tumigil. So, meron pa rin tayong 19% na mga adults na naninigarilyo. Ang sa ating mga elderly naman, meron tayong 16% na current smokers, and sa mga lalaki ang significant ang statistics natin. And then ang ating mga current alcohol drinkers in the past 30 days, meron tayong 14.8%, and mataas ito sa mga lalaki, lalo na nakatira sa mga rural areas. And then ang binge drinkers or yung tumador naman ay 42.2% engaged sa binge drinking. Ito based sa past 30 days, and matataas din sa ating mga lalaki. Pero yung insufficiently physically active, ito ay sa mga babae naman. So 47.8% ay insufficiently physically active na mga senior citizens or yung 60 years old and above. Pero sa elevated BP, medyo mataas ang ating mga senior citizens. Kasi ang kanina, sabi ko, 14.4% kapag sa adults sa 59. Pero pagdating sa senior citizens, yung 60 years old and above, ito ay 33.4% ang ating opo, yung elevated BP. So mapanganib po ito sa yung hypertension natin na tinatawag. So yung mga maintenance natin, ito yung mga dapat na merong mga maintenance. Itong may elevated BP. Oo. Ang dami pang kailangan, ano, lalo yung pag-inom, no? Talaga namang kada pag, halimbawa, Biyernes, no? Usong-uso yan yung happy-happy na, no? Pag Biyernes, tagay-tagay na. So, isa yan sa mga hindi rin nakakabuti kasi may kaakibat din na epekto sa kalusugan, yung sobrang pag-inom din ng alak. Lalo-lalo sa mga lalaki, no? At least dito nakaligtas yung mga babae sa paninigarilyo, pag-inom ng alak. Pero sa kawalan naman ng ehersisyo, mas pala yung mga babae, no? Na adults. Ayan. Tsaka yung hypertension, naku, importante talaga niya na may polisiya tayo sa pagbawas, no? Ng asin, yung sodium sa ating mga kinakain.
And speaking of kinakain, kumusta naman yung food security natin, lalo na nung nagka-epekto ba yung pandemya dito? Dumami ba yung mga nakaranas ng yung kakulangan ng kinakain? O dumami ba, Miss Beth? Yung sa ating food security status naman, pagtitingnan natin ang resulta ng survey, tatlo sa bawat sampu na mga households ay naka-experience ng moderate to severe food insecurity. So doon sa moderate to severe na food insecure, 2% doon ay severe ang food insecurity sa mga households na ito. And then ang ano naman ang kasi binase namin yan sa PICE questionnaire. Ang moderate to severe food insecurity mas nakikita natin doon sa mga male-headed households, yung poor wealth status at saka kapag more than 5 members kasi more mouths to feed, no? Kaya maraming hati-hati doon sa pagkain. And then ang severe food insecurity naman mas evident din doon sa mga households ng poorest wealth status. So yun po ang pagdating naman sa food insecurity. Talaga nung mga may datos din naman na nagsasabi na dumami yung mga pamilyang nakaranas ng gutom, lalong-lalo nung umpisa ng pandemya, no? At mukhang patuloy pa rin ang pagkaranas itong food insecurity o yung walang kasiguraduhan na merong pagkukunan ng pagkain ng pamilya. So, isa yan sa mga kailangan na paigtingin pa na mga programa. Meron din sa survey yung tukol naman sa iodized salt, Miss Beth. Ano ba ang update dito? Sa iodized salt survey naman namin, majority ng mga household ay combination ang ginagamit, no? May rock salt at may mapino or yung fine salt. So both sa urban and rural areas ay gumagamit ng dalawang klaseng asin. Ang mga rock salt naman ay kadalasan na bibili nila sa sari-sari store. At ang fine salt, kadalasan nabibili naman nila ito sa market or talipa pa. Ang meal planners perception doon sa iodized salt, kasi ito tinatanong namin freely, no? So hindi namin sinusupply kung ano yung tamang sagot. So namimili sila and ang lumabas na medyo mataas ang kanilang perception, no? 17.3% sabi nila nagpe-prevent ng goiter. Yung iba naman, sabi nila may iodine sa asin, 16.3%. And 16% ay nagsabi na maganda sa katawan. And 6 out of 10 or 64.9% ay aware na merong iodized salt. And doon sa iba naman, 1 out of 2 or more than half ng mga households, nagki-claim sila na sila ay gumagamit ng iodized salt. And pagtitingnan mo sa aming WYD test results, 33.2 or isa sa bawat tatlo na mga households ay adequately iodized salt. So ibig sabihin, 15 parts per million ang iodine doon sa asin, no? Or more, no? And then ang proportion naman ng households na gumagamit ng adequately iodized salt, mas mataas sa urban areas kasi ito ay 35.5% at mataas din sa mga richest households kasi ito ay may 37.8%. Okay. So, ang dami, napaka-comprehensive na napag-usapan natin. So, given those results, may mga recommendations ba ang FNRI? Sa ngayon, meron kaming mga iba't ibang strategies, no? May division kami na humahawak ng mga
supplementary feeding, meron tayong complementary foods sa ating mga bata. So, meron kaming Nutriban for our school children. So, ito ay naibahagi namin ang mga technology na ito sa mga iba't ibang rehiyon sa Pilipinas. Sila mismo ang nag-a-avail nito and naipamimigay namin. So, pumupunta sa iba't ibang rehiyon ang aming mga division na ito para sila ang magsagawa ng mga iba't ibang strategies na pwede naming maitulong doon sa mga willing na mag-avail ng aming mga technological services. Alright, so marami tayong natalakay pero konting ating oras. So, thank you so much, Miss Beth, sa mga naibahagi mo tungkol sa resulta ng Expanded National Nutrition Survey. Baka you can share a message, final message sa ating mga kanutrisyon? Ang masasabi ko lang, no, we have to minsan kasi ang nutrition nasa atin, no? So, sabi nga natin lagi, increase natin ang pagkain ng mga gulay, increase natin ang ating mga pagkain ng mga vary dapat ang ating pagkain. So, hindi lang isa, kundi dapat ay lahat ng food groups na isasama natin para kasi sabi nga natin kung may variety mas marami kang makukuhang mga nutrients and once na makukuha mo yung sapat na nutrients makakagawa ka ng yung gawain araw-araw yung mga demands ng work ay makaya mong gawin and kaakibat din ito dapat may physical activity tayo. Hindi lang tayo nakaupo maghapon or sedentary ang ating activity. Gumalaw-galaw tayo para, sabi nga nila, galaw-galaw para hindi pumanaw. So ito mga basic na mga information na minsan na-overlook natin. Pero ito ay napakahalaga kasi nga prevention is better than cure. So yun po ang masasabi ko lang po sa ating mga listeners. Thank you. Alright. Thank you, Miss Lilibet, sa mga ibinahagi mo sa amin ngayong hapon tungkol sa Expanded National Nutrition Survey. Maraming salamat. Thank you. At inyo pong napakinggan ang aking panayam kay Miss Maria Lilibeth Dasco, ang Supervising Science Research Specialist ng Food and Nutrition Research Institute. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik po ang One Nutrition, One Nation para magbigay daan sa ilang masustansyang paalala. There you have it. At napakinggan po natin ang panayam po kay Dr. Maria Asuncion Silvestre, kay Dr. Ian Bosio po ang President ng Halusugan ng Makina Incorporated. At diyan lamang po kayo dahil magbabalik ang One Nutrition, One Nation para po magbigay daan sa ating ilang masustansyang paalala. Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal. Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk. Nay, salamat po sa tiyaga. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Welcome back sa One Nutrition, One Nation! Ready na po ba kayo para sa ating recipe of the week? So kunin nyo na po ang inyong ball pen at saka papel at isulat nyo po ang inyong hinihintay na recipe of the week. Ano kayang hinanda sa atin ni Recipe Princess Christine? Masustansyang hapon, Miss Jovi! Mga kanutrisyon, pagod ka na bang mag-isip ng lulutuin para sa iyong pamilya na swak sa budget? O di kaya ay mag-isip ng ulam na pwede para sa inyong mga chikiting? Huwag nang mag-alala dahil sa loob ng kalahating oras ay makagagawa ka na ng isang masustansyang ulam. Samahan niyo akong ihanda ang meaty veggie patty.
Hep, hep, hep! Food safety reminder muna mga kanutrisyon. Bago at pagkatapos magluto, ugaliing maghugas ng mga kamay nang hindi bababa sa 20 segundo gamit ang sabon at malinis na tubig. Ikalawa, para sa ingredients na gagamitin, tiyaking nalinis silang mabuti pati na rin ang mga gagamitin kasangkapan sa pagluluto. At ikatlo, linisin ding mabuti ang lugar na paglulutuan. Ngayon ay ready na talaga tayong magluto. Simulan natin sa mga ingredients. Ang mga kakailanganin natin sa pagluluto ng meaty veggie patty ay ang mga sumusunod. 2 piraso ng itlog, binati, 1 tasa ng giniling na karne, 1 tasa ng atay ng karne, 1 piraso ng tokwa, dinurog, 2 tasa ng kamoteng dilaw, ginayat, 1 tasa ng talbos ng kamote, ginayat, 1/4 tasa ng sibuyas, ginayat, 1/2 tasa ng mantika, 1/8 kutsarita na paminta, at 1 kutsarita ng iodized salt. Para naman sa paraan ng paggawa, narito ang mga sumusunod na hakbang. Una, sa 1 mangkok ay paghaluin ang itlog, iodized salt, at paminta. Itabi. Sa bukod na mangkok, paghaluin ang sibuyas, giniling, atay, tokwa, kamote, talbos ng kamote, at ang binating itlog. Hatiin ang nagawang mixture ng tig 2 kutsara o hanggang 20 piraso. Sa 1 kawali, magpainit ng mantika at iprito ang mga patis hanggang maluto. Ang recipe na ito ay hango sa 2021 Menu Guide Calendar, Your Guide to Complementary Feeding and Nutritious Family Meals, na recipe book ng DOST-FNRI. Ang recipe na ito ay makagagawa ng 10 dulot at magagawa nyo ito sa loob lamang na 50 minuto. At yan ang aking recipe for the week, Miss Jovi! Thank you, Recipe Princess Christine. Ngayon ko lang narinig ang recipe na yan. Mukhang masarap gawin, pambahon sa eskwela ng ating mga anak. Kaya subukan nyo na po mga kanutusyon sa susunod nyo, ninyong pagluluto. Mga kanutusyon, isang oras na naman ang nagdaan para sa episode natin na puno ng kaalaman tungkol sa wastong nutusyon. Pinapasalamatan po natin muli si Ms. Maria Lilibeth Dasco, ang Supervising Science Research Specialist ng FNRI, at binahagi po niya sa atin ano na nga ho bang estado ng nutusyon ng mga Pinoy ayon sa 2021 Expanded National Nutrition Survey. At pasalamatan rin po natin si One Nutrition Reporter Recipe Princess Christine Blanco at ang production staff na si Ms. Rocky Cordero. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy ninyong pakikinig at pagsuporta sa ating programa. I-like nyo rin po ang ating Facebook page, ang One Nutrition, One Nation, National Nutrition Council, pati na rin pang official NNC Facebook page. Pati na rin syempre, huwag nyo kakalimutan yung First 1000 Days PH Facebook page para sa mga tips tungkol sa First 1000 Days. Kaya tutok lang mga kanutusyon dahil marami kaming bagong palabas na handog sa inyo. Kaya like at follow na. At nabitin po ba kayo sa episode natin ngayon? Huwag po kayong mag-alala dahil magsasama muli tayo sa susunod na Miyerkules. Ito po si Joey Raval na tunginay nagpapaalalang sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. At syempre, sama-sama po tayong magtulungan para sa nutrisyong sapat para sa lahat. Magandang hapon po!